Okay, magpatuloy na tayo. Okay? Buksan natin yung ating Bible sa Genesis 25. Okay, kalahati na tayo nga ng Genesis, no? Okay? Kailan tayo nag-start dito? April. Okay, isang taon na. April. Yung unang service? Yes, August. August. Less than a year, matatapos na natin yung Genesis. Sunod doon, Exodus. Sunod doon, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges. Hanggang sa matapos natin yung Old Testament. Tapos pupunta naman tayo hanggang matatanda na kayo. Pupunta naman tayo. Matthew, Mark, Luke, John. Dire-diretso po natin ang buong Bible. Okay, huwag kayo ma-absent kasi maganda yun, di ba? Amen. Okay? Natapos niyo yung buong Bible, yung series ng Bible, no? Ganun din, mas maganda, mismo kayo ang nagbabasa na yung Bibles, di ba? Yung Bible nyo ngayon, from Matthew to Revelation. Ilang books yun? Ilang books yung Matthew hanggang Revelation? 27. Yung Old Testament ay 39. Pag inad mo lahat yun, yan ay 66 books. Okay, may mga ibang Bible, sobra, may mga apocryphal book. Hindi siya 66, sobra siya. May Tobit, mga ganon. May Maccabees, may Paro, mga ganon. Hindi yung tunay na Bible. Kasi ang tunay na Bible, ang Old Testament ay composed lamang ng 39 books. Yung New Testament, 27. Pag inad mo yung 39 sa 27, ilan? 66 books. Okay? Ang unang-unang book sa Old Testament ay? Genesis. Yung huling-huling book sa Old Testament ay? Malakay. Yung unang-unang book sa New Testament ay? Matthew. Yung huling-huling book sa New Testament ay? Revelation. Galing, no? Kaya, yung buong book, ang una, Genesis hanggang Revelation. Okay? Nagkakaintindihan? Okay? Review lang yan, ha? Dapat alam nyo, pag tiranong kayo, ilan ba ang book sa Bible? Hindi ko alam. Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo alam, eh. Di ba? Okay. Basahin ngayon natin ang ating text sa Genesis 25. Ano yung pinakahuling-huling nangyari? Sa Genesis 24, love story yun, di ba? Yung muli-muli natin. Dalawang beses tayo nag-stay sa chapter 24. Yung una, yung perspective ng isang servant na inutusan. Nautusan ka na ba? Okay, inutusan siya, di ba? Nung inutusan ka niya, maghahanap siya ng isang asawa sa lahi, so sa mga kamag-anak ni Abraham. Which is madali ba yun? Nung panahon nila, hirap nun. Walang Facebook nun eh. Sa Facebook lang, makikita mo kung sino yung kunyari. Ay, crush ko. Hindi na. Tapos pagtingin mo, hindi pala nakapublic. Hindi mo rin makikita. Okay? Mga stalker. Nag-stalk. Okay? Kaya maganda, public yung, hindi public yung inyong Facebook. Kasi maraming nag-stalk sa inyo. Minsan, mabubuti. Minsan, masasama na tao. Okay? Ngayon, ano mas maganda? Ipakita mo siya o hindi mo ipakita sa iba? Huwag mo ipakita sa iba kasi personal mo yun. Okay? Ang magiging makakakita lang ng dapat yung mga binigyan mo ng karapatang makita yung iyong mga pinupost o iyong profile. Ang tawag doon ay friends. Tama? Eh, napaka-friendship mo. Lahat pinifriend mo. Tama ba yun? Tama ba sa social media? Lahat pinifriend mo. Na yan talahay. Hindi mo makilala yung friend. Tama ba yun? Eh, kung nangmumulis ka yun, no? Marami mga kabataan ngayon doon sumasama sa mga kala nila mabait na tao. Yung pala matanda yun, re-raping sila. Okay? Hindi, totoo ba yun? Nangyayari ba yun? Madalas yun nangyayari ngayon. Dahil sa social media. Kaya yung mga Facebook nyo, dapat yan ay naka-private.
Okay, ang makakakita lang ng inyong mga pinopost or inyong mga profile, dapat yung mga kilala mo mismo. Yung mga kaibigan mo. Okay? Hindi ka masyadong mapakakaibigan. Lahat na lang kinaibigan mo kasi mas magandang tingnan. Marami kang friends. Okay, tama ba yun? Maganda ba yung maraming friends? Depende. Kung talagang tunay mo silang friends. Pero pag hindi mo naman sila friends, ano lang sila, patay ka nun. Okay? Hindi mo alam kung sino yung mag-disadvantage sa'yo. Or, kukuhanin lang yung iyong trust at ikaw ay ibibestow o ikaw ay lolokohin. Okay? Kaya ito yan. Ba't ako napuntad? Kasi nga ay kay Abraham, no? Nutusan niya, maghahanap sila ng papapangasawa sa kanyang mga kalahi, brethren. Hirap ba nun? Madali ba yun? Madali ba yun? Maghahanap ka? Sabi ko kay, ano, tata, pumunta kang kuba, maghanap ka ng mapapangasawa ni Ate Jamie. O, paano ngayon? Kaya mo ba yun, tato? Hirap yun, di ba? Sino nga? Pumasawa. Okay, binigyan si Eliezer ng mga list na dapat niyang gawin at hindi niya dapat gawin. Siya ay matuwid na servant, ginawa niya lahat yung list na yun. Tama? Na pagka hindi sila sumama, wawala na yun ang kanilang usapan. Kasi nangako siya kay Abraham. Pagdating doon, natupad ba yung mga kahilingan ni Abraham? Mabuti ba ang Diyos kay Abraham? At mabuti rin ang Diyos kay Eliezer sa kanyang servant, di ba? Ano yung mga ginawa ng servant ni Abraham? Sila ay, siya ay nanalangin. Tapos nung nangyayari, step by step, yung kanyang panalangin, siya ay nagpupuri sa Diyos. Okay? Dapat ganun, no? Pag nakikita mo, nakatapos na ako ng elementary, salamat sa Panginoon. Salamat sa mga magulang. Nakatapos ka ng high school, salamat. Achievement ko din. Nakatapos ka ng college, wala na. Ayaw ko naman ito eh. Matalino ko eh. Tignan mo utak ko. Okay? Magyayabang ka na. Patay na. Okay? Imbis na patuloy kang magpapasalamat sa Panginoon, huminto ka na kasi naging mayabang ka na. Okay? Ganun, maging mayabang. Tama? Maging humble. Tayo magpasalamat palagi sa Panginoon. Tama ba yun? Yung ganung attitude, magpasalamat sa Panginoon. Okay, yun ang magandang attitude. Nakita natin yung kwento, di ba? Paano yung attitude ni Eliezer, no? Isa-isang napukod sa kanya, yung mga panalangin niya. Panginoon, bigyan mo ako ng babae na magpapainom sa akin ng tubig at magpapainom ng tubig sa akin mga kamelyo. Okay? Hirap mo, papainamin yung kamelyo mo eh. Kamelyo mo, sampo. Okay? Isang kamel to, 200 liters yung iniinom nun para mapuno din. E wala naman doon host. No? Wala host nun dati. Iigid ka nun. Iikot mo yung tali. Ibabaksak mo dun sa balon. Kukuha ng tubig yun. Iikot mo ulit yun. Buti ngayon, mag-iigip ka, mag-host ka lang, mag-buhati mo lang ng konti. Diba? Doon, wala. Mano-mano yun. Bubuhati nyo yun, pabalik-balik siya doon. Sa balon, sa trough, yung inuman ng mga kamel, sa balon, sa trough, ilang beses, 10 beses, para doon sa isang kamelyo. Hindi lang 10, sa 10 kamelyo yun. Ilang beses, hindi natin alam. Hindi ko alam kung ilang beses siya nang pabalik-balik doon. Siguro pagod, parang nag-swimming si Rebecca. Nang nag-overnight, gano'n ang feeling siguro si Rebecca. Pagkatapos niyang isalukin yung parang na siyang ngaantok-antok sobrang pagod. Kaya nagulat siya, binigyan siya ng ping! Nagyan siya ng gold, binigyan siya ng minto. May love story naman yun ang yung mga babae, pag nakakita ng lalaki, magti-TikTok. Yan ba? Yung mga babae ng panahon na yun, pag nakakita ka ng mapapangasawa mo, ihihak,
Tatakluban mo ng veil yung katawan mo, yung mukha mo. Kasi yan ay tanda ng purity. Ngayon, ang babae para magpapansin, magpapakita ng skin. Di ba? Imbis na magtalukbong, maghuhubad. Di ba? Yung mga suot, ganun, nakalabas yung kusod. Dito, kala mo, ang linis ng puto. Pag ginan mo ng cotton mask, may kulay itin. Pag ginan mo, ang bayo. Kadiri. Nakita na kayo mga babae ganun? Hindi pa kayo nakakita. Ang dami nun. Pagbukas mo ng TV, kasayo kayo pa ng ganun. Kala mo, ang ganda-ganda tingnan. Malaswa yun. Hindi ganun ang tunay na babae ng Panginoon. Tama? Ganun ba ang tunay na babae ng Panginoon? Pagka nag-swimming, nakatago na lang yung dapat itago. No, exposed na exposed yung lahat. Hindi, kasi maganda ako eh. Iyayabang pa nila yun. Sa Miss Universe, di ba? Pagka rumarap pa yung mga ano, kala mo, may damit eh. Nakahubad yung mga yun. Kasi sabi sa Bible, pag yung time mo nakita, hubad ka nun. Ayun, nakatangga na lang, nagaganon na lang pa, iikot-ikot pa yung ganun. Mag-modelo-modelo pa yun. No, baliktad. Hindi ganun ang mga babae ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon dun. Malaswa sa Panginoon yun. Okay? Okay, lumako na tayo. Masyado na tayo na saan pala. Sa pala. Noong oras na? 10:21. Meron pa akong 29 minutes. Okay? Nandiyan na ba kayo? Magbabasa tayo. Tulungan nyo sila. Please. Exodus 29:25. Sinong pwedeng matawag ng Bible? Tulungan nyo sila po. Genesis 25. Okay, medyo yung kwento natin ngayon, kamatayan, buhay, kapanganakan, ganun ang kwento natin ngayon kasi medyo bumilis yung kwento natin. Okay, so Genesis 25, okay, ang ano ko dito, despise his birthright. Okay? Inayawan niya, kinamuhian niya ang kanyang birthright. Okay, bakit ganun ang kwento ko ngayon, no? Actually, yung kwento na to, two sides. Death at saka yung birth. Okay? Death ni Abraham, yung ating pinaka-main dito sa Genesis, simula ng Genesis, ano ba yung start ni Abraham? After the flood yun. 6, 7, 8, 9. Kung di ako nagkakamali. Okay? Si Abraham na yun, tama ba? Tingnan nyo nga kung yun ang kwento ni Abraham. Genesis 9. Okay. Noah pa yun, no? Genesis 12. Mula ng Genesis 12 hanggang sa kasalukuyan, 25, si Abraham yung pinaka-ano doon, di ba? Pinaka-main. Okay? Umiikot yung kwento kay Abraham, tapos may transition na after ng 24, kasi napunta na yung focus kay Isaac. Okay? Yung 23, namatay yung asawa ni Abraham. Sino yun? Si Sarah yung asawa ni Abraham. Okay? Okay, basahin natin. Okay, then again, Abraham took a wife. Okay, ano nangyari? Namatay si Sarah. Hinanapan ni Abraham ng mapapangasawa si Isaac. Mag-isa na uli si Abraham.
Eh, pero matanda na siya. Pero si Abraham ay malakas pa rin. Ano? Sabi dito, he took a wife, nagkaroon pa siya ng asawa, and her name was Keturah. And she bare him Simran, Jokshan, Medan, and Midian, and Ishma, and Shua. And Jokshan begat Sheba and Dedan. And the sons of Dedan were Ashurim, and Netusim, and Leumim. And the sons of Midian, Ephah, and Epher, and Hanok, and Abida, and Eldaah. All these were the children of Keturah. And Abraham gave all that he had to Isaac. Okay, lahat daw ng pamamayari ni Abraham, binigay niya kay Isaac kasi yan ang inheritance ng Panginoon. Okay, papunta kay Isaac. Tapos, but unto the sons of the concubines, okay, marami pa daw yun, which Abraham had, Abraham gave gifts and sent them away from Isaac, his son. Okay? While he yet lived eastward unto the east country. Okay? Hiniwalay niya, no? Para hindi magulo. Pag marami kang pamilya, ganun, magulo. Okay? Okay, sana naman dito wala yung maraming pamilya. Yung tatay niyo, maraming anak. Puro panganay. Dama na, nakakita na kayo, no? Lalat na ganun pamilya. Ang anak niya lahat, puro panganay. Ganun na ibig sabihin nun, ba't puro panganay? Iba-iba yung babae niya. Okay? Gusto niya bang ganun? Gusto mo ba magkaroon ng ano, maraming panganay? Rapi? Ay, ito ng Panginoon. Ang gulo ng buhay mo nun. Okay? And Abraham gave all that he had. Yan na, no? Next. And these are the days of the years of Abraham's life which he lived, 103 years. 175 years. Okay, ibig sabihin yung 3 score, that's 20 years. Pag meron pa daw 3 score, no? 103 score, yung isang score, 20 years. Times 3, 60, plus 15 years, 175 years old. Nakakita na kayo ng taong 175? Lagi kong kinikwento dito si tatay, ano yun, no? Si tatay, pangalan ni tatay, ano dito? Simplicio. Si tatay Simplicio, taga dito yun, na-sharean namin. No, 96 years old na siya. Hindi ko na alam ngayon, 97 na siguro. 3 years na lang, may 100,000 na yun si tatay Simplicio. Kasi pag umabot ka ng 100 years, bibigyan ka ng gobyerno ng 100,000. Gusto niyo ba umabot ng 100 years? Pag malakas pa kayo, pero pag may ina na kayo, ako na, uwi na ako. Okay, punta na ako sa langit. Yung mga nanampalataya sa Panginoon, ang diretsyo natin ay langit. Gusto niyo ba lang? And Abraham gave up the ghost, namatay si Abraham and died in a good old age, an old man, and full of years, and was gathered to his people. Okay? Alam niyo, pag nag-gather ka sa iyong mga tao, ang nagliving sa iyo, yung mga mahal mo sa buhay. Hindi kayong namatay ng na-disgrasya, tapos hindi ka na nakita. O lumubog yung sinasakyan mong barko, hindi ka na nakita. Okay? Gusto niyo bang mamatay ng ganun? Hindi kayo liliving? Okay, may mga taong ganun. Di ba? Sa Bible, yung mga matataong matutuwid, normally, namamatay ng kasama ang kanilang pamilya. And his son Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah. Saan daw tong cave na to? In the field of Ephron, the son of Sohar, the Hittite, which is before Mamre. Sino daw itong kasama ni Abraham na nalibing dito? Si Sarah. In the field which Abraham purchased of the sons of Heth, there was Abraham buried and Sarah his wife. Ang sarap nun, no? Pag namatay ako, gusto ko. Kung saan nakalibing si Nanay John, doon din ako. Kung saan din siguro ako nakalibing, gusto ni Nanay John, doon din siya nakalibing. Sarah. Di ba? Sarap nun, di ba? Magkahawak amoy pa rin kami doon. Butong-buto na nga. Okay? Kasi pagkadating sa langit, magkapatid naman kami. Diba? Doon pa rin kami magkikita.
Okay? Kaya huwag mong aawayin yung asawa niya pag nagkaroon kayo ng asawa. Away ka ng away sa asawa mo. Di ba? Konting ano, ibuta. Ha! Meron mo ganun tatay? Laging galit? Okay, ayaw mo nang ganun. Siyempre, inasawa mo nga yun, mas lagi kang galit. Dapat, hindi ka lang nag-asawa. Di ba? Okay, dapat pag ang asawa mo, mahalin mo. Mahalin mo ang asawa mo, di ba? Pag nag-asawa ka. Di ba, tato? Okay. Kasi nga, crush-crush ka pa dyan, tapos hindi mo naman pala mahal. Okay? Dapat mahalin mo pagka yan ay binigay sa iyo ng Panginoon. Okay? The field which Abraham purchased of the sons of Heth, there was Abraham buried and Sarah his wife. And it came to pass after the death of Abraham that God blessed his son Isaac. And Isaac dwelled by the well of Lahairoi. Okay? Blessed ba ng Panginoon si Isaac? Amen. Yeah, kasi nandun yung pangako ng Panginoon eh, no? Sa kanila. Now, these are the generation of Ishmael. Binless din ba ng Panginoon si Ishmael? Tingnan natin. Sabi dito, Abraham's son, whom Hagar, the Egyptian Sarah's handmaid, bare unto Abraham. And these are the names of the sons of Ishmael by their names, according to their generation. The firstborn is of Ishmael, si Nebahot, and Kedar, and Abiel, and Mibsam, and Mishma, and Duma, and Masa, Hadar, and Tema, Jetur, Napish, Kedema. These are the sons of Ishmael, and these are their names. By their towns, by their castles, 12 princes according to their nation. Bless ba rin ba si Ishmael ng Panginoon? Kasi castle nga sila, may castillo sila. Okay? Mayaman sila castles, 12 princes, according to their nations. Nasyon. Okay? Paano mo malalaman ang isang lugar ay blessed? Mga tao, saan madalas pumupunta? Sa city. Bakit sa city? Kasi may trabaho doon. Bakit may trabaho doon? Kasi maraming tao doon. Okay? Ang number one na nagpapaunlad ng isang lugar ay yung mga tao. Okay, pag marami kayo, kunyari sa pamilya, lahat kayo nakatapos, kunyari pito kayo, kunyari na lang sabihin natin, lima kayo. Lima. Okay? Lahat kayo nakatapos, yung tatlo nasa abroad, yung dalawa nandito lang. Pinagpala kaya kayo, no? Siyempre. Tatlo nasa abroad eh. Tapos kayo dalawa nandito, di ba? Palaging dating ng bakso mo nun every year. Di bago pang ano, kung ano man. Di ba? Okay, blessed din si Ishmael. And these are the years of Ishmael, of the life of Ishmael, 137 years. And he gave up the ghost and died and was gathered unto his people. Okay? Nilibing din siya na kanyang mga kamag-anak. Blessed ba si Ishmael? Blessed pa rin kasi anak siya ni Abraham, di ba? Mga binibless din ng Panginoon yung mga anak ni Abraham. Okay? Yun din ang pangako ng Panginoon. Kaso lang, yung pinaka-final blessing niya ay binigay niya kay Isaac. Kasi, paano yung final blessing? Paano ba yung blessing na yun? Kasi, sa lahi ni Abraham, ni Isaac, manggagaling ang Panginoong Jesus. Tayo, blessed tayo, lahat ng nasyon naging blessed dahil kay Abraham kasi pinanganak sa lahi niya ang tagapagligtas. Okay? And yan. And they dwell from Havilah unto Shur, that is before Egypt, as thou goest towards Assyria, and he died in the presence of all his brethren. And these are the generation of Isaac, Abraham's son. Abraham begat Isaac. And Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel, the Syrian of Padanaram, the sister to Laban, the Syrian. Okay?
Actually, yung lahi nila mga Syrian, no? Mga Syrian sila. Pero, inuwa ng Panginoon si Abraham doon sa lahi na yun. Okay, ilang taon daw si Isaac nung napangasawa niya si Rebecca? 40 years old, no? Nung namatay yung nanay niya, ilang taon si Sarah nung namatay? 137 din, kung di ako nagkakamali. Di ba? Tapos, si Abraham, nung pinanganak si Isaac, ilang taon siya? 100 years old. May mag-mat na lang kayo doon. No? Ilang taon yun? No? 40 years old. Nung napangasawa ni Isaac, si Rebecca, si Abraham ay 140 years old. Okay? Tama? Nung namatay si Sarah, ilan siya? Ilang taon na nun? Ilang taon nung pinanganak si Sarah si Isaac? 90. Okay. 90 years old. In that case, mga 127 yata si Sarah namatay. Okay, kung ganun, okay, nung namatay si Sarah, ilang taon si Isaac nun? 37 years old. Nag-mourn siya sa kanyang nanay ng 3 years, tapos napangasawa niya si Rebecca. Okay, kung tama yung math natin, ha? Okay, titignan natin yung math natin. Ganun yung edad nila ng mga panahon na yun. And Isaac entreated the Lord for his wife. Okay, nakiusap daw si Isaac because she was barren. Siya ay baog. Baog daw si Rebecca. Ang sabi dyan, entreated. Ang word na entreated ay nakikiusap pa. Nakikiusap siya sa Panginoon. Yan. And the Lord was entreated of him, and Rebecca his wife conceived. Nagkaroon ng bunga. Siya ay nabuntis. And the children struggled together within her, the children. Ibig sabihin nun? More than one. Tama? And she said, if it be so, why am I thus? And she went to inquire of the Lord. Okay? And the Lord said unto her, two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels. And the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. Dalawang nation daw, sabi daw, two nations. Okay, in the womb. Okay, ibig sabihin nun, dalawang tao, hindi naman pwedeng maging dalawang nation ang isang tao. Di ba? Dalawang tao. And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. Dalawa, kambal. Okay, sino may kambal? Yun, meron pala sa Bible, kambal. Okay, pero ito, hindi sila paternal twins. Hindi katulad niya paternal, magkamukha kayo. Okay? Pwede nyo loko. Naloloko nyo ba yung parents niya, nabibiro nyo? Na ikaw, kunyari siya, tapos siya, ikaw. Pwede ba yun? Kunyari, sabihin mo sa nanay, kunyari, pag, ano nyo, ay, pag tinawag ka ni nanay, ikaw ang sumagot. At pag tinawag ako ni nanay, ako sa sagot. Parang nga magbabalik ka lang kayo. Nagawa niyo na ba yun? Hindi, kasi mali yun eh, di ba? Hindi ba gawin niyo? Identical. Okay. Identical kayo. Ito, paternal. Hindi sila magkamukha. Mamaya, makikita natin kanong itsura nila. And the first came out red. Yung una daw, lumabas, pula. Yung nang pula, medyo ganito. No? Parang Latino. Tayo kasi parang tayong mga Mexicano eh. Brown yung color natin. Sa kanila, tingin nila dito, medyo pag konti itim pa nito, parang pula. Yung puti na umitim. Yeah? Pag puti ka, tapos nagpa-araw, anong kulay mo? Pula! Yan ang Ezekiel. Dito yung ilong ni Ezekiel. Kulay pula, ganyan. Maputi kasi si Ezekiel eh. Pag si Rafi, hindi. Okay? Okay lang yun kasi iba pa naman tayo ng kulay. Di ba? Mapogi pa rin tayo kahit anong kulay. Parang si Ben Joshua, di ba? Mapogi yan. No? Tingnan mo. Namumula. No? Di ba na lang parang ano ba, yung chicharon. No? Mumula-mula yun dito.
Yung iba nagpimikap pa para lang mamulat. Ikaw, natural na. Di ba? Yan daw. Came out red. Kulay pula daw siya. All over like a hairy garment. And they called his name Esau. Si Esau na yung una nung lumabas. Siya yung panganay. And after that, came his brother out. And his son took hold on Esau's heel. Nakahawak doon. Nung paglabas siguro ni Esau, nakahawak doon si Jacob, no? Okay? And his name was Jacob. Sino daw yung magkapatid? Si? Esau. At saka si? Sino? Si? Esau. At saka si? Jacob. Sino yung tatay nila? Isaac. Sino yung nanay nila? Okay, mamaya, tanongin ako ng gano'n ha. Tignan natin kung sino para sa inyo. Okay, and after that, came his brother out and his hand took hold. Si Ami. Okay. Sila, hinahanap na sila. Sige po, ingat po. Ingat po kayo. Okay? Now, in that case, no? Kulay-kulay yung lumabas, si Esau. Tapos, yung lumabas yung kapatid niya, si Jacob. And Isaac was 3 years old when she bare them. Nung lumabas sila, 60 years old na si Isaac. Matanda na siya, 40. Tapos, nag-asawa siya, 40. 20 years pa bago siya nagkaroon ng anak. Okay? Kaya huwag kayong mag-aano, manalangin na kayo yung treat the Lord. Pag hindi kayo na nabubuntis, gusto nyo na mabuntis, mag-pray lang kayo sa Panginoon. Yung treat the Lord. Yun ang basic dito eh, di ba? Again. And the boys grew, and Esau was a cunning hunter. Siya ay sporty hunter. Okay, si Esau. A man of field. And Jacob was a plain man. Normal na lalaki. Dwelling in tents. Laging nasa bahay. Iba yung personality nila. Si Esau outgoing. Hunter. No? Pag gusto niya nagugutom ako, hunt lang ako ng venison. Okay? And ito na yung problema. May problema. And Isaac loved Esau because he did eat of his venison. But Rebecca loved Jacob. Merong favoritism. Ah, mas mahal ko si Ate Jamie kasi panganay kong anak yan. Si Ate Jana, mahal ko. Kasi bunso ko siyang anak na babae. Si Johan, pinakamahal ko kasi panganay kong anak na lalaki. Si Janet, mahal na mahal ko. Kasi siya ang pinakabunso kong lalaki. Wala akong ano, di ba? Lahat sila mahal ko. Pero ito, meron silang particular na mahal. No? Si Isaac, mahal niya si Esau. Kasi kinakain niya, pinapakain siguro siya. Pag nakahuni si Esau ng venison, ng mga tupa, ng mga deer. Venison, deer yun, di ba? Parang deer yun. Pinapakain niya si Jacob. Mahilig sa pagkain si Jacob. Okay? Ano niya yung mga sakit ng mahilig sa pagkain? Diabetes. Pag may diabetes ka, normally ang tatamaan nun, mata mo. Glucose. Sugar kasi yun. At yung sugar, namumuo yun at nagiging katarata. Mamaya, malalaman natin kung anong problema nito ni Isaac nung tumanda siya. Yan, wala pa yun. Okay?
Because he did of his venison. But Rebecca loved Jacob kasi si Jacob lagi lang nasa bahay tumutulong siguro sa kanya. No? Lalaki marunong magluto. Amen, magluto to eh. Si ano eh, si... Si Jacob eh. Galing cook si Jacob. Cook. Okay? And Jacob sowed pottage. And Esau came from the field and he was faint. Okay, ito na. Si Jacob, yan yung problema nila. Meron silang mga favorite. Favorite ko si Julia eh. Kasi si Julia mabait eh. Favorite ko si Richie. Hindi makulit. Favorite ko si Jared. Ang bait-bait. Pagtulog. Yan pa mga favorite na. Okay? Favorite ko si Vincent. Kasi maaga. Okay. Pagka may favorite ka, magkakaroon ng problema. Kasi yung favorite mo, okay, siya lang yung bibigyan mo ng pabor madalas. Di ba? Kunyari sa pagkain, lahat binigyan mo ng pork chop. Siya, dalawang pork chop. Okay, parang ganun, laging may pabor. Okay? Tama ba yung ganun? Dapat pag ang anak mo lahat sila pantay-pantay. Hindi pa nala kung makulit yung isa, talagang dapat parusahan. Pero, pagka sa lahat sila ay mabubuti naman, dapat lahat ang tingin mo sa kanila pantay-pantay. Ang pag-ibig mo hindi nadidivide. Nahati, ang pag-ibig mo ay nagmumultiply. Ano yung division sa multiplication? Kunyari, anak ko si Banang, tapos si Christian. Eh, mas gusto ko sa babae. Yung pag-ibig ko kay Banang, 80%. Kay Christian, 20% lang. Nadi-divide yung pag-ibig. Hindi ganun. Ang pag-ibig nagmumultiply kung anong pag-ibig ko kay Banang, yun din ang pag-ibig ko kay Christian. Times 2. Multiply. Kung lima sila, lima. Kung anim sila, anim. Pero hindi dapat mag-divide. Ito, kunchabahan pa, tatay sa nanay. Patay ka dun, pag nagpaalam ka, kanino mo magpapaalam? Siyempre, kung nagpaalam ko eh, hindi pumayag yung tatay mo. Nyari, close ka sa nanay mo, hindi pumayag yung tatay mo. Ano mangyayari sa nanay at tatay mo? Away. Okay? Kita mo? Kaya dapat, hindi nagkakaroon ng favoritism or partiality. Okay? Hindi ka respected ng person. Ganun din yun eh. May respect ka ng person. Yung pinakakamukha mo, yun yung pinakamahal mo. Okay? Tama ba yun? Sa lahat ng anak mo. Isa lang yung pamukha mo. Yung pala, anak pala ng driver nyo. Yung pamatay ka na, lalaki ng problema mo. Kaya pala hindi ko ang mukha. Kala mo siya yung ampon, yung pala, hindi pala. Wala lang yung anak niya. May joke lang yun. Pero, dapat dito, walang partiality. Walang pag-favoritism. Ito na! Jacob, in Jacob's had pottage, nagluluto si Jacob ng pottage. Sarap siguro nun. No? And Esau came from the field and he was faint. Nangihina na sa Esau kasi hansya naman. Siguro hindi siya nakahuli. No? And Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with the same bread pottage. Uy, pakainin mo na, bigyan mo naman ako ng pottage. For I am faint, kasi nangihina na ako. Therefore was his name called Edom. And Jacob said, sell me this day thy birthright. Okay, bakit daw tinawag si Esau na Edom? And he was faint, and Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with us that same red pottage. Okay, kasi nga kulay pula siya, kaya siya tinawag na Edom, red pottage. Doon pala kinuha yung Edom na pangalan ni Esau. Red, kulay pula. Yan ba yung mga kulay pula na pottage? Ano yun? Maring ano, kaldereta. mamaya. Ano lang natin? Apretada. Kulay pula yun, di ba? Okay. Then, pareho, no?
Okay, para lang ma-visualize natin. For I am paid, therefore, was his name called Edom. And Jacob said, sell me this day thy birthright. Napakasama ng kapatid na ito. Nang hihingi lang yung kapatid mo ng pagkain. Sabi, tinabi ka agad, ibinta mo sa akin yung birthright. Ano yung sabi ng birthright? Nung panahon nila, ang panganay, double portion yung iyong mamanahin. Kung ang tatay mo ay, kung ikaw ay magmamana, normal na anak magmamana ng 10 million, yung panganay magmamana ng 20 million. Doble. Kaso lang ito, kita nyo ano mangyari, no? Ibibenta niya yung hinihingi niya yung birthright ni Iso. E tingnan nyo naman kung anong naging reaction ni Iso. Imbis na magalit, anong naging reaction ni Iso? And Iso said, behold, I am at the point to die. Mamamatay na ako eh. Mamamatay ka na ba nun? Hindi ko lang nakakain isang araw. May namatay ba? Hindi nakakain ng isang araw? Wala pa. Yung iba nga di ba? 40 days. Nagpa-fasting, hindi ko makain 40 days. Min palang tubig. Isang araw lang yun eh. Pero ito, si Iso, sabi niya, mamatay na ako. Sige, what profit shall this birthright do to me? Ano pang, mamatay na ako eh. Sige na, sa'yo na yung birthright ko. And Jacob said, swear to me this day. And he swear unto him. And he sold his birthright unto Jacob. Pareho sila mga gangster. No, yung isa, gusto maka-take ng advantage. No, nakita lang niya, gudang-tang. Patihimin ko talaga. Siguro, inandaya siguro yan. No? Ay, gudang-tang ngayon. Lutaw ang masarap na. Gangster siya, iniisip niya na yun. Hindi mo naman maisip pa agad yun eh. Hihingiin mo yung birthright ng kapatid mo. Imagine mo, siguro eh. Ano niya yun, pinag-isipan niya talaga yun. Na ganun. Ay, pag dumaan ito, maamuin ito yung napakasarap na luto. Okay. Ito namang isa, mahina. Dinispice niya yung kanyang birthright. And pag gagawin ko dito, gutom na ako eh. Kain na. Anong bigay mo sa akin yan? Sa'yo na yung birthright to. Okay. Ano ba tama ba yun? And Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Walang kabuluhan kay Esau yung birthright niya. Mahalaga ba yun? Double portion yun. Sa simpleng paraan, binibigay mo yung birthright mo. Mga Kristiyano, minsan, madalas, ganun. Anak tayo ng Diyos. No, dahil lang sa simpleng kasalanan, binibigay natin yung birthright natin. Yung karapatan natin. Yung mga privileges natin. Dahil sa kasalanan. Ay, pogi eh. Ay, maganda eh. Madalas yan, dyan nahuhulog ang mga kabataan. Ay, wala nang magmamahal sa akin. Ito na, okay na to. Kung sinong una manligaw sa akin, siya na! Tama ba yun? Tama. Hindi yan, tama. Okay? Ipiliin mo, tama? Ipiliin mo, meron kang dapat na standard. Ang Panginoon nagbigay ng standard. Unang-una, doon pa lang sa 24. No, dapat yan ay kabredren mo, kalahin mo, or ibig sabihin lang nun, yan ay mananampalataya. Pangalawa, yan ay naglilingkod sa Panginoon. Yan ay may maayos na puso. Okay? Pag nakakita, nandigaw. Magandaan sa'yo, nandigaw sa'yo. Gwapo. Nililibre ka palagi. Mauna, for ano lang yun. Pero tanungin mo, gusto mo bang sumama sa akin? Makilala mo ang Panginoon? Pagka umayaw yun, alam mo na. Yes.
Pag umayong yun, alam mo na, napakasimple lang. Mga kabataan, madali mo malalaman ng isang lalaki. Maayos. Paano? Ilapit mo sa Panginoon. Yung hindi maayos, yun ang unang aalis. Yan. Masusunod ako dyan. Alam mo na agad, you know. Pero pag ang lalaki, ang babae, tinanong mo, gusto mo bang magsimba or gusto mo bang makilala ang Panginoon? Gusto mo bang, number one, sharean mo muna the best. Pag tumanggap sa Panginoon, good. Pero detest mo pa rin yun. Kasi madali lang yung sabihin na, hindi, punta ako dyan, pero hindi naman tatagal. Isang buwan lang, wala na, goodbye na, hindi mo na makikita. Para ka ng ginos. Ginostang. Hindi. Esau despised his birthright. Maraming mga Kristiyano ngayon, sad to say, dinidespise natin yung ating birthright. Bilang anak ng Panginoon, dinidespise natin. Ayaw natin mag-church, ayoko dyan. Maraming ganun kabataan. Maganda yung simula. Pagdating sa dulo, na natin, sinubok, baksak, dinidespise yung birthright. Ayoko na. Ang hirap pala maging Kristiyano. Ganito pala ang isuot ko. Ang ganda mo naman. Ano pa? Ang hirap maging Kristiyano. Hindi ako makapag-TikTok. Kahit na hindi ako makapag-TikTok. Pero sa Panginoon, malaya akong magpupuri. Hindi ako pa makapagmura. Hindi ko masabi yung mga nararanas na puso ko. Okay lang. Mas magandang lumalabas sa bibig mo yung salita ng Panginoon. Kinakanta mo yung salita ng Panginoon. Sinasaulong yung salita ng Panginoon. Pag minura ka, sasagutin mo sila ng John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. But whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. Pag yan ang lumalabas sa bibig mo, yan ang sinasaulo mo, yan ang lumalabas sa puso mo. Kung anong nasa puso mo, lalabas yun sa bibig mo. Kung nasa puso mo, kalokohan, kalokohan lalabas sa bibig mo. Kung anong ginagawa mo, panloloko sa ibang tao, yun ang nasa loob ng isip mo. Baguhin mo yun. Ipasok mo yung mabubuti. Sabi nga ng matatanda eh, pag nagmumuray, anak ko, pag inanong mo, nay, bakit kayo mura ng mura? Pangit kasi pakinggan. Hindi, bulaklak na ng dila ko yun. Kung bulaklak yun, di dapat magandang bulaklak na may ilabas niya. Anong bulaklak na yun? Ang pukot. Mabaho na bulaklak. Kung saan naman yung mga sa pagitan, sarap na amuyin na bulaklak. Hindi yung makapangit na bulaklak. Bulaklak daw ng bibig. Bangit mo ng amuyin doon. Okay, nakita natin. Death of Abraham. Namatay si Abraham. Nagkaroon siya ng mga lahi kay Ishmael. Si Ishmael ay namatay din. Kasama ng kanyang mga pamilya. Si Isaac ay pinagpala ng Panginoon. Okay? On the way, hindi kagad. Ganun din, di ba? Wala ka na. Paano ko papapalay? Wala akong anak. Siya ay nanalangin sa Panginoon. He entreated the Lord. Nakiusap siya ng Panginoon. Binigyan siya ng dalawa. Yung dalawang anak niya, mga gangster. Hindi ganun ka, ano, di ba? Hindi smooth na yung nagkaroon si Isaac ng napakabubuting anak. Hindi ganun eh. Kasi yun ang tunay na buhay. Okay? Hindi pinipili natin kung anong pwede para sa Panginoon. Yung kalooban ng Panginoon. Mahirap yun, pero pagka pinili mo yung kalooban ng Panginoon, yun ang pinaka-the best. Amen? Amen. Sa oras na tayo? Amen. Alam, tapos na tayo, 11:15. Okay, may tanong ba kayo? Wala po. Okay? Sino yung pwedeng tasagot sa tanong ko? Tato, sige, tayo ka, tato. Sino yung tatay ni Isaac?
si Abraham. Wala yung may meron nga sa akin na. Ayan. Okay? Sino pang nasagot? Sino pa tayo? Si ano? Vincent. Ilang books meron sa Old Testament? 36! Grabe nga, meron ka na. Meron ka ng prize sa akin, ha? 39 pala. 39. Malinding to. Sino pa? Ikaw si ano? Lance. Ilang book meron sa Old New Testament? 27, tama ba? Ilan? Ilang book? 27. Oh, meron kayong prize sa akin, ha? Sino pa? Ikaw sa dalawang kambal. Ikaw, so, sa mga anong pangalan ng dalawang kambal dito sa Bible? Ang dalawa. Yung isa. Anong pangalan ng isa? Si? Sino ang dalawang kambal? Yung isa kulay pula. Si? Ikaw? Anong pangalan? Ikaw, Katrina. Si? Sino? Wala ang nasasagot? So, si yan nila. Si Jacob at saka si Esau. Okay? So, meron pa kayo isang prize. Si yung mga kasagot. Mamaya, meron pa ng prize sa akin. Okay, si Simpa. Ang tanong ko. Ilan taon si Isaac nung napangasawa niya si Rebecca? Ilan taon na si Isaac nung napangasawa niya si Rebecca? Inanganak niya yun si Esau at 60 years old siya. Pero nung napangasawa niya si Rebecca at saka si Rebecca, ilan taon siya? Ilan? 40! Tama! Okay? Ganoon na tayo, okay? Okay na tayo! Hindi mo yung mga prices? Hindi natin mga prices? Si Lance, meron ng prices, di ba Lance? Okay, tama. Si Tato. Tato. Okay, meron ka. Yoyo. Yoyo. Ikaw, si ano, merong toy. Sabi. Sino ba? Si Andrea. Kuhain ko kay Andrea. Si Andrea. Hindi ko alam. Beads. Okay. Beads. Oo, maglalagyan ka lang. Mahanap ka lang ng tali. Hindi kumuha dito ng sacrifice, ha? Yung mga bubbles up. Okay, may tanong pa ba tayo? Next week, okay, huwag kakalimutan, babalik ulit dito, yayain ang mga kaibigan, tama? Para mas masaya, okay? Mayroon tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa kwento nyo sa Genesis 24, kwento to ng kamatayan at kwento to ng beginning, Panginoon, buhay. Mga anak ni Abe, ni Isaac, si Jacob, si Esau. And patuloy namin subaybayan, Panginoon, basahin ang inyong mga salita. At pag-aralan ito, Panginoon, kung ano mangyayari in the future sa kanila dito sa kwento na. Salamat pong muli, Panginoon. Ingatan sila, Pastor, pagbalik dito, Ama, kanilang pagsasurwinin, that is sumayan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy ng pag-ibig. Ganun din, Panginoon, ingatan ng mga bata, Panginoon, pag-uwi sa kanilang mga tahanan, ibalik silang muli next week, Panginoon, sa panibago na namang pag-aaral ng inyong salita. Salamat pong muli, Panginoon, sa araw na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen! Okay, Father.